Ito po ay tayo po ay kasalukuyang nasa tapat ng katedral sa loob po ng KOJC compound. Ito po ay napapaligiran ng libo-libong mga pulis, nakikita nyo po. Dahil binigyan lang po ng 2 oras ang KOJC na ilabas si Pastor Kibuloy, at kung hindi ilalabas ay pasasabugin itong katedral. Tama po ang inyong nadinig. Kung sakaling hindi daw ilalabas si Pastor Kibuloy, ay pasasabugin nila itong katedral na ito. So, yan po ay haka-haka nila kasi na nandyan si Pastor Kibuloy. So, hindi ko po alam kung anong klaseng ebidensya meron sila. Hello po. Hindi natin alam kung saan sila nakakuha ng chismis na nandyan si Pastor Kibuloy. Pero ang sinasabi ay mayroon daw silang narinig na heartbeat. Itong heartbeat na ito ay napakalaking abala sa Pilipinas, sa KOJC, at sa dito sa Davao. Uulitin ko po, binibigyan ng 2 oras ang KOJC. Kung hindi nila ilalabas si Pastor at isusuko si Pastor Kibuloy, ay pasasabugin itong katedral. Uulitin ko, dapat daw isuko si Pastor Kibuloy kung hindi pasasabugin itong katedral dahil sila ay naniniwalang nandito si Pastor Kibuloy. Habang nakikita nyo pa pong nakatayo itong katedral na ito, pakikalat nyo po. Kasi po, ay ito po ay illegal, hindi po pwedeng magpapasabog ka ng isang lugar dahil sa isang haka-haka. Ito po ang mga pulis, nakakalat na po sila. Mapapansin nyo, bawal pong lumapit. Pag ikaw ay lumapit dyan at papasok, ikaw ay aarestuhin nila at ipoposas. So, kailangan ng permiso kay Tore bago ka makapasok. At hindi po sila nagpapapasok dyan. Hindi ka mabibigyan ng permiso unless ikaw ay one of them. So, ganyan po ang kasalukuyang ganap dito. Ang mga taga KOJC pa ang kailangan humingi ng permiso sa sarili nilang bahay. Ito po ay simbahan, diyan po sila nagdadasal. At kahit na po diyan sila nagdarasal ay sila po itong si Tore at 10 ng kanyang mga amuyong ay walang respeto sa reliyon. Yan na po ang kasalukuyan ng bagong Pilipinas. Ikalat po natin ang video na ito. Ayan po mga pulis.